dumating ako, dinidiscuss nyo kasi yung ano yung... Wala, wala ko dyan. Ay, to, dito tayo. Sige, sige. Ay, yung dinidiscuss nyo yung kamukha ng... Pag-isipin nyo ngayon, isipin mo yung buong daigdig, sige. Yung kay Ate Bliss na nakaraan, yung nagsimula ka na, ang tao ba talaga nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis? Hindi. Ah, Diyos. Yeah. Depende siya ng Diyos na tinutukoy mo. Yeah. Kung talaga ba ang tao nilikha ng dalawa, Diyos? Dalawa, Satanas lang o si kawan Diyos ni Jesus Christ. Alin doon ang tinutukoy mo? Ang tinutukoy ko muna, kuya, yung sa Diyos. Hindi kita kausap. Kausap ko yung buong daigdig. Sige, yeah. Sige. Nilikha ba ng Diyos ang tao yung sa kanyang wangis? O pati yung mga tao ba sa labas ngayon, wangis pa rin ba ng Diyos? Hindi na, wangis na ni Satanas. Paano, kuya? Mahabang explanation, pero ang totoo niya, nung magkasala siya dahil, diba? Mm-hmm. Dahil kay Satanas. Ang mga tao ngayon hindi na kamukha ng Diyos. Itigil na yung kasasabi ng mga tao na kamukha ng Diyos yung kamukha ng Diyos, yung mga tao-tao Diyos. Hindi totoo yun. Kamukha-kamukha ng mga politiko, ng mga negosyante, ng mga economic, social, political leaders sa buong daigdig, pati ng mga basurero, pati ng mga mayaman, mahirap, yung mga Russian, American, African, Filipino, lahat yan. Okay? Lahat yan, wangis ni Satanas na nakabalat kayo sa good, karamihan, kundi man lahat. Yun, yan ang sweeping answer dun sa general question mo. Sige, ano pa? Paano gumagawa ko yun ng mabuti? Ah, yun pa yung tinatawag ko nung panahon namin ni Elvin doon sa kina Ate Bless mo na deep fake. Okay? Ano yung ibig sabihin doon? Ang kalaban ngayon ng mga tao sa buong daigdig, pati tayo rito, yung salitang quote and unquote good. Okay? Lang ang tanong doon? May tanong ako, kuya. Ah, lahat ng mabuti. Lahat ng mabuti, maliban sa Diyos, ha? Maliban sa Diyos, saka ni Jesus Christ, saka ng Holy Spirit, na buhay ng tunay na Kristiyanong dumaan sa gospel, lahat peke, yung good, okay? O pag sinabing peke, malawak yun noon. Lahat na naman ang binanggit kong sistema kanina ng daigdig, economic, social, political, religious, educational, technological, lahat na. Pati family, pati individual, lahat yun ay peke. Hindi nga nag-exist, sabi ko nung isang araw, kasama sa simulation na hypothesis na tinalakay ko noon sa bahay ni Ate Bless mo, na hindi na nagtataka yung mga quantum physicists kung ba't ko sinasabi yun. Kasi nga, yun ang kanilang pinakamalapit na interpretation sa reality. Na hindi talaga real, kundi illusion lang, parang Hindu. Pero sa atin, hindi tayo ganun. Meron tayo reality talaga na kapag yung Holy Spirit nasa iyo, yung genes, yung binhi ng Diyos, yung sperm of God, yung genetic, ano din, yun lang ang reality. As far as macro history is concerned, yung close parenthesis na sinasabi nating 7,000 years, tsaka yung millennium, pati yun, hindi talaga reality. Ano lang, secondary reality na kung saan, yung iba, hindi man maintindihan ko na yun. Sige, ano pa? Pero paano kuya yung goodness ng tao ngayon? Ang goodness ng tao, maruming basahan, sabi nga sa Bible, pinagregla ng babae. Yun ang napaka morbid, napaka samangit presentasyon o depiction ng goodness ng tao. Gets mo? Lahat, pati yung mga politikong i-elect nyo bukas. Pati yan, lahat ng gawa nila, marumi sa harap ng Diyos, okay? Oh, and then, huwag na tayong mamulitik. Sa harap ng Diyos, lahat yan, basura, okay? Dung, bullshit, okay? Lahat yan, okay? Biblical yan, ha? Yung salitang bullshit. Dung, okay? Sige, ano ba? Sabihin ko yun ngayon, yung obvious, yung ibig. Obvious na ginagawa nito, kasalanan talaga eh. Eh, ang problema nga... Wala tayong kanong problema dyan, no? Kasi kahit bata, alam niya kung ano yung masama, okay? Sabi kanina nga, nagle-lecture ako, pati yung mga batang 1 year, 2 year, hanggang 6 years old, may konsepto ng evil kapag nasaktan, etc. Displeasure. Yun, lalo na yung nasa age of accountability, okay, yung tinatawag ng mga mature people, okay? Yung evil nila, very obvious. Pagpatay, pagsisinungaling, violation sa Ten Commandments, sa moral law, lahat yung evil. Ang sinasabi kong kalaban number one ng Diyos ni Kristo, tsaka ng mga taong kamukha nyo, kamukha ko, kaya mga taong sinasabing elite, mga matatalino, etc. Yung salitang good. Kaya yung mga Freemasonry, at saka yung mga Kiwanis, Lions, etc. Kung ano-ano mga sama niya. Good yan. Buwabagsak yan sa kategoring Luciferic. Okay, na good. Okay? Huwag tayong i-demanda rito ng libel kasi nga sabi natin good. Okay? Pero, again, biblically, theologically, yung good na yan, yan ang naging Satanas. At dyan nakatago yung mga tinatawag nating evil forces ni Satanas dyan sa good na yan. Ultimately, uwi yan sa kamatayan. Kaya wala tayong makikita eh. Wala tayong makukuha sa lahat ng bagay sa daigdig. Maliban dyan sa redemption plan ng Diyos na kung saan, lagi natin sinasabi, yung gospel. Okay? Kaya nga, dinidi natin dito mo yung genes of God. Kasi pag wala kang genes of God, wala kang
life ng Diyos, ang tawag sa Bible, Holy Spirit. Hindi ibig sabihin Holy Spirit yung mayayilo ka sa ulo na kung saan si Mago, nakikita mo, napakabanal ngayon sa bahay, di ba? Ang lilinis, yung kwarto niya, talagang pwede mong ilang paso yung pisngi mo doon sa sulok. Napakalinis, di ba? Napakahuwaran niyang anak, di ba? Nagtatrabaho. Kung may pag-umag... Anong prodigal son? Prodigal son. Ay, noong pa yun. Noong pa yun. Si papa mo yun noon, hindi ikaw, okay? Oh, like father, like son. So, prodigal ka rin, okay? So, ngayon, Mon, yung issue rito, pinipilit nating ipasok yung katotohanan talaga na ang buhay dito sa daigdig. Hindi buhay, patay. Okay. Yung paghahanap ng mga tao rito ng katotohanan, kasinungalingan. Wala sila masusumpong ang katotohanan. Maliban sa Diyos, ha? Diyos ni Jesus, ha? Yung Holy Spirit ni Jesus sa anong bagay ng Diyos. Na wala ka naman doon, wala ka noon, ha? Wala kahit sino sa bundang hindi hanggang di dumadaan. Doon sa tinatawag nating faith baptism. Yung believing and baptism. Gets me, ha? Yes, faith baptism. At babanggit tayo ng verse. Baka sabihin lang, hindi tayo marunong ng Bible. Mark 16:16. Okay, 15:16. Okay. Na dinidinaan doon, kailangan alam mo intellectually, may mental ascent ka, ascensus, di ba, no? Latin nga scholar, okay. Na alam mo kung ano yung gospel, yung death burial, inaalis yung luma. Mm-hmm. Yung anak nila, Lahi at anak ni Satanas at saka ni Adan. Hindi pwede sa lupa, paraiso, hindi pwede sa langit, di ba? At yung resurrection ascension na magbibigay sa'yo ng bagong buhay, born again, merong pang indwelling yun. Yun ang hindi naintindihan ng mga tao sa bundang ito. Halimbawa, babanggit na tayo ng religion dito. Catholic. Hindi ko sinabi Roman, hindi ko sinabi Eastern. Catholic. Yung mga Catholic, ang dinidiin nila yung baptismal regeneration. Yung ritual. Well, sabihin ng iba, hindi naman yung batang iso dun, kundi yung witness, yung ninong, o kaya yung pare. Okay? Hindi ko sinasabing Roman Catholic priest. Hindi ko sinasabing Eastern Catholic priest. Okay? Hindi siya nagpapalusot ako, pero umiwas tayo sa mga mapanuring mga legalistic mind ng mga tao sa labas. Okay? Historical muna tayo. Yung bang bata mo, pinapasukan ng Holy Spirit hindi pagka binibinyagan? Hindi po, kuya. Anong pumapasok? Yung demons. Masamang espiritu. Medyo masamang pakinggan yan. Okay? Sabihin na natin, kahit hindi. Pagka sinabi nung mag-initiate noon, at ang bata sa sakop ng ninong o kaya ng parents na may Diyos man na may Holy Spirit, logical, ano ba yung conclusion niyo? Logical na ano ba yun? Isip ba yun? Hindi ko yan. Kung yung bata o kaya yung ninong o kaya yung pagmagulang walang Holy Spirit at ang Holy Spirit na sinasabi nila nakuha lang doon sa premise mo kanina, mm-hmm, na bininyagan sila ng bata sila may masok ng Holy Spirit, whereas ba na? Mm-hmm. Okay? So pagtandaan yan, meron ba ang Holy Spirit yan? Wala po. Wala. Kaya nga nausin yung Protestantism. Mm-hmm. Yung mga baptist, yung mga re-baptize, etc. Pero ang sinasabi ko rito mo, mahalaga sa mga Catholic, yung pinag-uusapan natin na kailangan baby ka pa, ay actually, kapag kasi isilang mo pa lang, kailangan binyagan ka na. Kasi kung hindi, hindi mo makukuha yung genes of God. At pag namatay yung batang yun, pinahamak ng magulang. O kaya nung pare, o kaya nung ninong, o kaya sino may Catholic dyan. Bakit? Kasi nga walang Holy Spirit. Kaya kailangan maaga pa, meron ng Holy Spirit, ang buong kakristyanuhan ang tawag Catholicism, naniniwala sa kaimportante yan ng binyag. Tama ka rin? Kasi nga, pag walang binyag, ayon sa premise ng Catholic, wala kang genes of God, wala kang sperm of God, wala kang buhay na magtatagal forever. Okay? Mamamatay ka, at yung bata pag namatay, kasalanan mo, pag kasi hindi yung pinabinyag. Tama mali? Yung ganun pa iniwala nila. Alright. Okay, sana nga totoo. Kasi kung totoo yun, aba, ligtas ako man. Nakumpilan pa nga ako eh. So wala masama. Yung intention ng Catholic, wala masama. Wala. Puro okay. Kaya lang, meron bang pinapasukan ng Holy Spirit talaga nang hindi mo na dumadaan sa talagang tunay na intent ng Bible sa salitang baptism? Wala. Ng baptism, kailangan malakip ka sa death burial. Yung bata ba naiintindihan yun? Hindi po. Sarado na natin ang usapin. Hindi pwede yung Roman Catholicism. Hindi pwede. Marami pang usapin dyan. Pero kaya na natin yung mga Protestant na gumiba ng kanilang doctrine. Hindi natin tungkulin ngayon yan, okay? So ngayon, walang Catholic sa buong daigdig, Roman, Eastern, etc. Dito, plot na to. Na may Holy Spirit. Kasi pati yung Papa, walang Holy Spirit. Kasi ang presumption doon, nung maliit siya, bininyagan siya, so therefore may Holy Spirit. Tama? Wala nga pala, hindi pumapasok yung Holy Spirit. O sandali, konti lang.
di kaya ang dahilan, kaya yung mga Roman Catholic, mayroon tinatawag na pedophilia problem. Yes. O, kasi pinapaalam lang ng Diyos na yung Catholic doctrine mali. Mm-hmm. Di pinanggagalingan ng sperm of God. Mm-hmm. Di pinanggagalingan ng genes of God. So therefore, kahit na malaki na siya maging pare, maging obispo, maging cardinal, maging papa, lalo na yung mga may ordinaryong Catholic, walang Holy Spirit. Yes. At pag walang ang Holy Spirit, walang buhay na walang hanggan. At pag walang buhay na walang hanggan, ang buhay din sa daigdig, joke! Tama? Yes. Miserable yung buhay ito. So, one man down. Yung isinitsipera natin yung mga Hindu, yung mga Buddhist, yung mga Sintuist, yung mga New Ager, yung mga iba't ibang religion, yung mga Islam, o kaya yung Jewish, monotheistic na, pati yung mga polytheistic. Dito sa usapin natin mo kasi nga, ang usaping ito, Christian. Okay? So wala na yun, dito lang tayo sa Christianity. Sa Christianity, tatlo lang major department. Roman Catholicism, at saka Protestantism, at saka yung Christian cults. O, down na yung isa. Hindi pwedeng magkaroon ng Holy Spirit, buhay na walang hanggan, buhay na may kasaganahan ng isang taong Catholic. Okay? Kasi walang Holy Spirit. Akala lang nila meron. Opinion nila yon. Pero opinion natin dito, wala. Okay? Next, Protestantism. Ang Protestantism, nagsisi ng mga kasalanan tapos tinanggap si Jesus. Basically, dyan umiikot. Ang Lutheran, ang Protestant doctrine. Amen? Yes. Okay. Of course, maraming katumbas yan. Tanggapin si Jesus, o kaya wala na repentance, surrender, yung surrender. O kaya Romans 10:9-10, etc. Pero, Mon, hindi ba, hindi naman nagkakaroon ng Holy Spirit o kaya genes of God yung tao pag nagre-repent? Yes. Anong pinagsisiyan ng mga Protestant? Siyempre, yung evil. Yung masama. Walang masama doon, mag-o. Tama yun. So, ano ba talagang problema ng tao? Di ba good and evil? Sabi sa Isaiah 64:6 at saka sa maraming verses sa Bible, sabi nga ni Paul, walang mabuti, wala ni isa. No man is good. No one doeth good. Okay? So marami pang ganyang theology sa Bible na kung saan patunay lang talaga ng problema ng tao, hindi lang yung evil, kundi yung good. Kailan ka nakakita at saan ka nakakita ng protestanteng pinagsisiyan yung kanyang good? Wala. Oh, so therefore, nawala ba yung kanyang goodness? O nandun pa rin? Nandun pa rin. Humanistic o godly? Humanistic. O kung humanistic, is it Adamic? Or is it godly, Jesus-like, God-like goodness? Adamic. Satanic pa nga eh. Satanic pa nga. So, nawala ba yung old sinful nature ng mga Protestant? Hindi po. In fact, para silang Catholic. Mm. Hindi nila sinasabi na meron na dapat mawala yung old sinful nature. Kasi ang presumption nila, meron na kasi dati silang Catholic. So, yung Catholic at Protestantism, kambal. Magkapatid, magina. Okay? So, disqualified na natin, no? Hindi ba? Disqualified na ako. O, kasi kahit anong ganyan ng Protestant, kahit sabihin niya nagbago siya, binago siya, hindi na siya nagmumura, moral na siya, etc. Wala ng mga kapangangalo niya, wala ng murder, wala ng lying, etc. And yet, nandun pa rin yung luma niyang kaligasan, at hanggat nandun yun, lumang sisidlan, hindi pwedeng lagyan ng bagong alak, at lumang damit na hindi pwedeng pagpiyan ng bago, hindi papasok yung bagong damit, yung bagong alak, walang iba kundi yung Holy Spirit. Amen. So, yung bang mga Protestant may Holy Spirit? Wala po. Wala, lahat. Baptist, Methodist, Pentecostal, Lutheran, Presbyterian, lahat na. Okay? May buhay silang wala hanggan, wala. Wala. Meron silang buhay na temporal, wala. Meron. Meron, temporal. Pero napagkakamala nilang eternal, lalo na yung mga mega preachers, mega pastors, etc. Pero ang laki ng problema nila. Anong problema nila? Wala silang genes. Walang genes of God. And yet, sila yung pinapakinggan sa radyo, sa TV, sa buong daigdig, di ba? Sila yung mga mayaman, sila yung matatalino, sila yung may mga university, mga seminary. Pero, kanino sila kampon? Satanas. Dahil ang lahi nila na Satanas, nandun pa rin. Lahi nila na Luciferic, na naging Satanic, nandun pa rin. Pati yung Adami. So, marami ba tayong masasabi dyan? Ayan na natin yung Catholic ang bumangga dyan, o kaya yung mga kulto, o Christian cults ang bumangga dyan. Pero, for now, sapat na sabihin natin, na yung doctrine ng mga Protestant, kahit ano pang soteriological doctrine yan, mali. Sublime. Kulang, sablay. So ilan yung Catholic sa buong daigdig? 1.2 billion. Ilan yung mga Protestant? Medyo lesser. Oh, isipin mo gaano karami yun, na ngayong oras na to, nagtitay dito po sa mga simbahan, and yet, kongregasyon para ni Satanas yan. Get you? And yet, hindi kayo nababahala. Oh? Kawawa yung mga taong yan. Wala silang buhay na walang hanggan kasi hindi nila talaga naranasan yung faith at
baptism na nire-require ng Panginoon magmula diyan, magmula sa Matthew, Mark, Luke diyan, at hanggang Revelation. Amen? Amen. Okay. Aho! Aho! Kamusta naman yung mga Christian cults? Ang mga Christian cults, yung mga sinasabi natin, Iglesia, Saksinyo, Babor, mga Mormons, lahat na ng reliyon ng kanilang mga nanay, yung mga nakikutsaba, nakipamatok, nakipangalunya sa sistema ng bundagdig na ang tawag ng Biblia, war! Oh. Ano yung war? Buta. Ay, huwag ka maingay! Okay? Mga bata yung nakikinig. Tiyo siya aling si Tita Dolor, maka matisod. Patotot na lang, patotot. Patotot! Oh, sino yung ina ng mga kulto sa bundagdig, yung mga nabanggit ko religion kanina, sino? Catholicism. Oo, oh, sabi sa Bible. Mother of Harlot. Mother of Harlot. So sila yung mga anak ng blank. Amen? Anak ng patotot. Oh, mahabag kayo sa kanila kasi sabi sa Bible, lagawin sila bago dumating ang Panginoon Yesus. Nasa kalagayan silang napakadelikado kasi pag biglang dumating si Lord sa pamamagitan ng tunog ng trompeta, sigaw ng Arkangel para magka-rapture, saan pupulotin niya mga yan? Kaya ngayon, sinasabi na natin to, naglaro ng palda to, kasi sisiin tayo ng mga tao sa bundagdig at ng mga nakikinig sa atin, sisiin tayo yan. Pag hindi natin sinasabi yung plot na totoo, ba't naman natin alam na itong totoo-totoo, itong sinasabi natin? Kasi meron tayong Holy Spirit. Ba't tayo nagsasabing meron tayong Holy Spirit? Kasi dumaan tayo sa gospel. Ba't natin sinasabing dumaan tayo sa gospel? Kasi historically, existentially, experientially, naranasan natin to. Hindi dahil sa tayo nakaganito, nag-aaral sa ganito. No. Ang Holy Spirit, buhay yan, mago. Buhay. Buhay. Kung di tayo naintindihan, wala silang Holy Spirit. Okay? At pati kayo, pag hindi tayo nagkakaintindihan dito, wala rin kayo. Kasi iba yung Holy Spirit mo. Kaya nga, holy. Pag sinabing holy, iba. Hindi ibig sabihin na hindi ka makabasag ng plato, hindi ka ganito. Hindi, ibig sabihin nun, ibang spirito yan. Hindi sa kamukha ng spirito ng mga tao sa buong daigdig. Okay? So, meron bang Holy Spirit yung mga kulto? Wala po. Kasi ang kanilang doctrine, sundin yung guro, sundin yung sugo, sundin yung ganito, o kaya pabautismo ka, o kaya paniwalaan mo yung apostol na ganito. Tanong, meron bang Holy Spirit yung apostol na yun? Wala po. Yung sugo na yun? Wala rin. Yung mga ngaral na yun? Wala. Bakit? Saan nila binibase yung kanilang pagkakaroon ng life o ng Holy Spirit? Mysticism na naginip, o kaya nagkaroon ng vision, o kaya nag-aaral lang ganito, nag-aaral ng Greek, Hebrew, etc. Napakatalino. Nakukuha ba sa talino yan? Hindi ko yan. Nakukuha ba sa karanasan yan? Kumain ka na lang ng nagputong pakwan, o kaya ngayon sa talino? Hindi. Nawala masama doon sa mag-ayuno ka, mag-sacrifice ka, in the name of God and His kingdom. Pero kung hindi Holy Spirit ang pumasok, sino yung pumasok? Kanino buhay yun? Buhay ni Satanas, o kaya buhay ng mga poly ng jelly creatures, o kaya demonyo, masamang espiritu. Good ba yun? Hindi po. So, in the absence of the Holy Spirit, anong gagawin nila? Pepekihin yan. Ano yung pamigay? Good! Yung dental mission, mental mission, medical mission, mamimigay ng mga goods, mamimigay ng mga ganito. Ha? Mamimigay ng pustiso, mata, etc. Wala masama. Good. Okay, ano pa? Okay? Mangangaral ng good. Huwag kayong pasaway. Mag-aaral kayong mabuti. Mga kinabukasan ng mga anak nyo. Good! Okay? Pero compare mo dun sa goodness ng Diyos, yung eternal destiny dapat ng mga may Holy Spirit. Good ba yun? Hindi. Kanino galing yun? Kay Satanas pa yun. Kay Lucifer na naging Satanas. Oh. Anong pinagmamalaki ng mga nandiyan sa lipunan ito, sa daigdig na ito? Sila yung tapos ng abugasya, doctor of philosophy, mga head ng mga asosasyon sa buong daigdig na pinagmamalaki pa, nilalagay pa nyo sa Facebook. Ano yun? Kanino yun? Kay Satanas. Na nagpapanggap ng anghel ng kabutihan, ng karunungan, lahat na, and yet, ay, mga mason pala yan. Okay. Mga Kiwanis, mga Lions, etc., mga Catholic, Protestant, Iglesia, Saksinyo, lahat. Okay? Pati yung mga nanay nyo, pati yung mga lolo nyo, na napakabubuti, lahat dyan, nakatago si Satanas sa kanilang kabutihan. Hindi kayo makapalag, ano? Wala akong pakialam kahit na anong gawin nyo. Kahit anong sabihin nyo, yan ang totoo. Ang Diyos lang ang totoo. Siya lang ang way, siya lang ang direksyon. Siya lang yung mabuti. Siya lang, the way, the truth, and the life, ang Diyos lang. Kinote ni Kristo kasi ang Holy Spirit ang buhay ni Jesus Christ. Kinocode natin kasi nga ang buhay natin hindi lang yung Holy Spirit ni Kristo, kundi yung Holy Spirit ng Ama. Ano lang pinagmamalaki natin? Yung gospel. Okay? Silver and gold we have none. At hindi natin pinagmamalaki yun. But in the name of the Holy Spirit of God and Christ,
Rice, Philippines. Okay? Ah, matutuwa ang God's culture doon. Pero kawawa si Tim. Kawawa si Tim, oh. Yung lecturer ng God's culture, yung head nila doon. Bakit? Parang napipil ko yung feeling niya doon. Parang tayo yung sana kuya eh. Parang tayo. Sipin mo, bundaydig, sasabihin niya, hindi totoo na yung sentro ng kasaysayan, lalo at biblical, Middle East, hindi. Philippines. Siguro sasabihin ng mga matatalino, mga scholar sa mga seminar, how dare you? Okay? Na-establish na to for so many years and for so many centuries, even thousands of years. Tapos sasabihin nyo, mga tiga-God's culture, mali. Eh, baka totoo. Ganun na ganun tayo. Na-establish yung maling doktrina na makakaligtas ang binyag, ang ritual, ang repentance, ang acceptance, ang rehabilitation, ang tawag, morality, Christianity. Eh, yan, hindi totoo. Na-establish yung mga simbahan, na-establish yung mga doctrine, soteriology, eschatology, doctrine of pneumatology, doctrine of God, doctrine of everything. Mali! Sinong maniniwala sa mga tiga-God's culture? Tayo rin. Sinong maniniwala sa inyo? At sa akin, wala. Pero anong pakialam ko? Anong pakialam nila? Ito yung totoo. Ano yung totoo? Kailangan kayo at ako may genes of God. Kasi maniwala kayo sa akin, magmula sa maliit na tao ang tawag natin, basurero, hamak na tao sa lipunan na nandyan, halos taong grasa na sa lipunan, hanggang doon sa pinakamataas na uri ng mga tao, ng mga bilyonaryo, mga scholars, mga PhD, mga kings and queens and emperors and prime ministers and president, walang gustong mamatay. Ang hinahanap nila, buhay. Kung maaari dagdagan ng artificial intelligence, transhumanism, kahit 10 taon lang, at makapag-travel sila sa buwan at saka sa Mars, pwede na. Mga gunggong yung mga tao niya. Kasi merong inoopera Diyos matagal na. Gospel, may buhay nga nang walang hanggan. Okay? Meron na ba kayo? Amen. Hindi na kayo gunggong. Okay? Hindi na kayo tanga. Hindi na kayo mga... bagamat ang tingin nila sa atin, mga yagit, mga hamak. Pero alam nyo ba, sabi sa Bible, sa Corinthians, iyan ang pinipili ng Diyos sa uling araw para hiyayin itong mga tangengot na mga professor na to sa mga seminary at saka sa mga university at saka yung mga nag-aaring uri sa religion ngayon sa bundaigdig, pati sa politika, pati sa lahat ng sistema sa bundaigdig, mga gunggong. Aho! Aho! Kala ko hindi. Hindi pa ako high blood yan, ha? Low blood pa yan. Wala. At pati yung mga nakikinig sa atin, maya nila maniwala, diwag! Pati kayo, pati ikaw, pati... Lumayas ka rito. Yung pakialam ko. Pero sinabi ko lang yun, ina-exaggerate ko mo, kasi ito yung totoo. Ang Diyos lang ang totoo. Ang Panginoong Jesucristo lang ang totoo. Ang Holy Spirit lang na sinugo niya 2,000 years ago na malapit nang bumalik. Kasi magkaka-rapture na. Amen. Alam mo, pwede ako mag-lecture sa nangyayari sa Iran, sa Amerika, dito sa Middle East, sa nangyayari sa West Philippines, between China and America, and Japan, and Southeast Asia, and Philippines. I-lecture mo nga ito, Professor. Sa Russia, tsaka sa Japan. Russia, tsaka sa Japan, tsaka sa Crimea, sa Ukraine. Ang problem dyan sa Venezuela, hindi Valenzuela, Venezuela. Sa Valenzuela, masaya sila kabon. Masaya sila kabon. Masaya sila kabon. Masaya sila kabon. Naingit doon sa kanilang patambling-tambling doon. Napaganda nila. Sabi ko sa isip ko, kung wala lang kayong Holy Spirit, tsari kayo. Okay? Dahil may ero silang Holy Spirit, mag-uwi. Kaya hindi natin pwedeng matulan. May pa naman si J.B. Si J.B. eh, anong sinabi ni Papa Pogi, di ba? J.B. Coco Martin. Coco Martin. Dalisay na dalisay, ang ganyang sayaw, kapon. Kahit na pinipili lang ikoryo ni ano, ni Levy, diba? Tsaka ni Butad, ni buntis na si Cedric. So, yung sapatos, baka madali. Oh, yung Cedric ha, yung size 10, okay? Dalawa yun. Sanctified yun. Dalawang pares na. Sinabi namin ni Simon, sanctified yan, na hindi kasalanan niya. O siya nga pala, inatulang kayo na kung ano-anong mga atul sa inyo, okay? Kayo yung gaya, hindi kayo pinis, hindi kayo pinis, hindi kayo ganito, ganyan-ganyan. Kung mag-arte kayo, alam mo, mga pagano kayo. Okay? Ito, para sa mga tigan ng Ebesia, no? Kung ako manonood doon, nung araw mo, talaga mga satanista yun. Kasi isipin ko, nagsasayang isa, may mga usok-usok pa. Kasi saan kayo nagagaling itong kanilang mga sound, mga effects na to, itong mga... Ang tawag doon, mga... Vape. Hindi, vape.
Mga ano, especially po. Usok ka. Usok pa lang. Eh, na-picturean ko sa kata akong kaliwa. Si Hilebe, bumubuga parang dragon. Sanctified! Yung Holy Spirit. Ay, Holy Spirit eh. Yeah, po. Oh. Ito, lumang magbumukha na talaga tayong tarantado nito. Oh, pero, ano magagawa ko? Yes. Diba? Basahin nyo yung Bible. Magbasa kayo. Ako, 50 years ha. Hindi ko pinagyayabang yun. Pero, hinahamon ko siya yung pinakamatalino sa mundo. Pag sinabi nilang hindi kayo banal, hindi kayo okay sa Panginoon, ako yung makakalaman nila. Kahit mukha kay Satanas, okay? Mukha kay karami naman sa inyo, mukhang demonyo, okay? Ano ka? Yung itsura mo kay Handolor? Ako nga, hindi ko na gusto makita yung picture ko sa salamin eh. Ikaw pa. Mukhang Paul and Angel. Artist ako ha. Alam ko yung, alam ko yung maganda. Paul and Angel daw. At sinasabi ko, pag may Holy Spirit ang tao, ano ba nangyari ngayon ano, kay David? Ano ba nangyari sa mga inirang ng Diyos? Ah, hindi ko nira-rationalize, nira-justify yung mga kaloka nyo. Ang sinasabi ko lang, first and foremost, supreme, yung doctrine ng gospel, pakatandaan nyo. Nung namatay kayo, nilibing kayo, kalakip ng Panginoon Jesus, kung totoo, okay? Wala na kayong kasalanan, mga kasalanan, past, present, and future. O, sino man magsabing meron, si Satanas yun. Handa yun. Binababa niya yung uri ng gospel na pinaghirapan, ikinamatay ng Panginoon Jesus doon sa Kalbaryo. Okay? Pag sinabi sa inyo na kayo hindi born again, kasi hindi kayo mukhang born again. Okay? Mukha kayong burn again. Tamang-tama yung mga negosyo nyo, yung mga roast chicken. Burn operates. Talagang araw-araw nagre-remind sa atin na sunog na tayo. Okay? So, Mon, sino mo magsasabi sa inyo na hindi kayo nabuhay magulit at pwede na kayo sa paraiso at pwede na kayo sa universe na 10 billion trillion planets ang meron kayo. Okay? Conservative best way. Huwag niyong paniniwalaan kasi galing kay Satanas yun, okay? Maral galing kay Calvin, maral galing kay Luther, maral galing sa Papa, kay huwag niyong paniwalaan. Ang totoo talaga yung Bible, ang totoo yung gospel. Yes. Saan kayo naroon ngayon? Sa langit. One save always save. At bumaba pa sa inyo yung Holy Spirit ng Panginoon Jesus. Mm-hmm. At ng Diyos Ama, sino magsasabing wala sa inyo yan? Whereas yan ang tanging prolegomena, epistemological truth, both secular and religious, para malaman lang nyo na talagang ang Holy Spirit ang buhay nyo, i-test nyo lahat ng truth claims sa buong daigdig, malalaman nyo, tama ako. Amen. Kapag meron kayong Holy Spirit ng Panginoon Diyos sa kanil Kristo, walang pwedeng kumwestiyon sa inyo. Ligtas kayo now and forever. Amen. Oh. Thank you, Lord. Yan ang gusto ko, yung palakpak na ganyan. Kape pa, kuya, kape. Ha? Kape pa. Kape pa, kape. Eh, baka mahiblog na ako eh. Eh kasi basic lang ito mo. Yun eh kung dumaan kayo sa gospel. But there is more. Okay? But there is more. There is more. Wait, there is more. Oh, wait, there is more. Oh. Ano yung there is more dito? Persecution. Yeah, yun na matindi. Persecution. Tribulation. Yes. Pero be of good cheer, sabi ng Panginoon, because napagtagumpayan na niya ang buong daigdig. So, sabi sa John 3:16, faith in Jesus Christ. Ano yun? Mon, baptism yun. Faith and lublub talaga. Manamatay ka, nilibing. Parang mga mason pagka in-initiate yung iba riyan. Kaya yung mga skull and bones. Makababad sa dugo yun mo. Yung iba, nasa kabahong pa. Talagang in-impress sa kanila, talagang patay na sila mag-o. Nilibing na, sumalangit na, at ang buhay nila. Parang ikaw. Ganda na lang katawan ngayon. Dati, nung maliit ka, puro ka ikuriko. Ngayon, napakaganda na lang katawan mo. Cholesterol naman. Sobra yun, ha? Masama yun. Pero hindi kasalanan. Masama lang. Magbawas-bawas ka ng pagkain, ha? Okay. So, man, darating na si Lord. Amen. Darating ang Panginoon. Ang gusto niya, datnan tayong dalisay. Datnan tayong hindi doble kara. Okay? Datnan tayo talaga na sa Panginoon lang. Amen. So, ang ginagawa natin ngayon, ito, simple na, John 3:16, tapos na tayo sa baptism, di ba? Mm-hmm. Taniwala tayo, namatay tayo ni Libing, nabuhay mo ulit sa malangit, ang buhay natin ng Panginoon, hindi lang yung easy bilibisin, kundi talagang pinangatawanan natin. For the last 27 years, ito lang ang message. Pagkatapos niyan, ito lang ipababaw ko sa inyong Bible verse, kasi tapos na tayo sa YouTube. Yung Philippians 3:16. Oh, madali ha? Pero John 3:16, Philippians 3:16. Para magmukha naman tayong medyo Christian, okay? Kailangan alam natin yung Bible. Ano yung sabi sa Philippians 3:16? Kung ano yung meron kayo, nang dumaan kayo sa gospel, yung Holy Spirit, bago na kayo, tunay kayong born again, tunay kayong Catholic, tunay kayong Protestant, tunay kayong Baptist, tunay kayong
Pentecostal, tunay kayong presbyter, tunay kayong iglesia ni Cristo, tunay kayong saksi ni Jehovah, tunay kayong iglesia ni Diyos kay Cristo Jesus, at lahat na, todos los santos meron kayo. Okay? Oh, manatili na lang kayo, sabi sa Philippians 3:16, sa katawagan niyong yun. Ano yun? Bago ka na, wala na kayong vision, wala na kayong personal ambition, wala na kayong bagay na minimiki sa daigdig na to, kasi pati yung mga desires niyo, tinapon niya na yun. At meron na lang kayong isang obsession and passion. Ano yun? To do the will of the Father. Even unto death. Amen. Amen? Okay. Ano yun? Kaya tayo nagsisikap, kaya tayo nagtatrabaho, pati pagyaman. Bahay darating ang Panginoon Jesus, kaya nga may remember Lord's wife. Eh. Kasi expectation ng Panginoon, pag nagbago ka na, wala na nga yung makasariling gawain. At ano resulta nun? Blessings, abundant life. Magiging milyonaryo kayo, mga kapatid. Okay? Dahil sa sipag nyo, tsaga nyo, at saka sinop nyo. In Jesus' name, Amen. Drops mic. Ay, nako.